Dito na po siya ang paksiw na Visaya style. And wala po siyang sabaw. Tuyong-tuyo po siya. At malambot na yata ang buto nito eh. Teka lang. Vlog ko po ngayon ay magluluto po ako ng paksiw na galunggong. Iba po kasi yung paksiw ko sa ano, kasi paksiw na Bisaya style ang gagawin ko. Kasi nga tagas Bisaya nga po ako na paksiw, diba? So, ang gagawin kong paksiw ngayon is galunggong. Ngayon po naghihiwa ako ng talong. Isasahok ko po ito guys sa paksiw na galunggong. Ganito po kasi ako nagpaksiw eh. Kahit sa Pinas, ito talaga ginagawa ko. Eh, nami-miss ko kaya naisip kong magpaksiw. Kasi matagal rin ako hindi nakakain ng paksiw eh. So, ngayon po, ito yung sahog ko. Ayan po. Yung sahog ko ay may talong. Ayan, talong. Tapos, lalagyan ko ng lemon para mawala yung lansa ng isda. Tapos maraming luya. Ayan, maraming bawang. Isinama ko na yung balat niya. Para maano talaga yung bango niya. Tapos, ito yung sili at maraming okra. Ayan. Ihalo ko yan. Ihalo ko yan sa galunggong. Ayan po siya, guys. Ang presko kasi kanina na malengke ko. Kasi nga, nag-ano din ako. Namiss ko din kasi. Kaya, inanahan ko na. Ano lang din. Lubus-lubusin na. Para kuan. Ang tawag nito, para sulit naman yung paksiw ko. Ito po guys, hindi ko naman talaga maubos na isang kainan lang. Isang linggo ko po itong kakainin, tapos magdadala din ako nito sa ano namin, sa pwesto namin dun sa tambayan namin sa linggo para ano din kasi gusto din nila itong paksiw ko na ano, na Bisaya style kasi hindi siya matubig, hindi siya masabaw. Ang sabaw ko nito is pure na puro suka. Tapos asin, chicken powder, then one. Chicken powder at yung konting paminta lalagay ko. Ayan po siya guys. Hiniwa ko siya kasi hindi siya magkasya dito sa lutuan. Ayan, kaya hiniwa ko siya. Lagyan muna tayo ng konting talong sa ilalim. Hindi ako nakabili ng kamatis. Nakalimutan ko. Dapat may kamatis sana. Pero okay lang. Kahit walang kamatis, may suka naman at saka lemon dyan sa ilalim. Tapos ito, i-ano ko na siya. Lagay na natin yung isda. Ipagitna natin yung isda. Ito po yung tanghalian ko ngayon. Tapos, nako, kailan kaya ito maluluto? Ano po siya guys, patutuyuin ko po siya ng mga, lutuin ko po siya ng mga isang oras para maluto talaga yung yung matuyo talaga siya kasi pag tuyong-tuyo na yung isda malasahan mo na yung lahat ng mga doon mo malasahan ang lahat ng mga sahog mo, yung mga sangkap mo doon mo maano pwede na nga pang ano eh
Gulay pa lang nito, pang-ulam na eh. Kaya ayan, napuno po siya guys. Eh, wala po akong magagawa. Pero, huhupa din ito mamaya kasi nga maano pa eh. Ilaw pa eh. Pagka naluto na is, umaano na yung talong. Lumiliit na sila. Ayan. Ayan po siya. Ayan po siya guys. Nilagyan ko na siya ng panimpla. Tsaka konting paminta. Ngayon bubuhos ko itong suka. Wala kasi akong nabili. Hindi ako nakabili ng suka natin sa Pinas. Yung sukang Pinas. Kaya ito na lang sukang incheck ang gagamitin ko. Okay din naman. Maasim din naman to. Ito na lang din. Ayan. Ayan na siya. Isasalang ko na po siya. Ayan po siya guys. Then na lang po natin siya maluto after 1 hour. I'll be back. Ayan na siya guys. Umayon na po yung tubig. Ayon yung ano niya. Sabay niya. Umukunti na. Tapos nagluto na yung kwan. Pero kailangan pang patuyuin talaga yan. Luto na po siya ang paksiw na Bisaya style. And wala po siyang sabaw. Tuyong-tuyo po siya. At malambot na yata ang buto nito eh. Teka lang. And guys, at ano na ang kanyang buto, malambot na. Ayan o. Tignan nga. Ayan. Nababali na lang siya. Hindi siya asaya. Pwede mo siyang kainin kung gusto mo. Kasi malambot na ang buto niya. Kaya ayan po. So, ito na po yung paksiw ko. Isa lang ang inanong kasi hindi naman talaga ako maano sa ulam. Matipid ako sa ulam. Kaya ano lang siya, kalahati lang. Tapos okra at talong at sili. Ayan, hindi po nawawala sili pag ako yung kumakain. Ako na ikanin ko naman is leftover ko na fried rice. Hindi ko kasi naubos kanina. Isayang naman. Kaya yun na rin ang ipang ano ko, ipang partner ko dito. Masarap po guys. Hindi ka po kain-kain po. Wala lang tayo ha. Sige, hanggang dito na lang po. Subscribe po kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At i-hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga future videos. Ayan, so thank you guys and God bless po sa lahat. Bye! Love you all!